Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,756 subscribers. Malapit na po tayo sa 8,000. So keep on helping, keep on subscribing, and keep on sharing. Thank you so much, guys. God bless you all. Ang ano po natin, pag-usapan po natin today ay yung kay ano po, no? Yung tatakbo pong governor diyan sa Batangas City. Okay? So Batangas City, alaki, maraming barako diyan, maraming balisong diyan, matatapang ang tao, no? Pag umattend ka ng kasal, yari ka dahil marami kang ibibigay, lalong-lalo na kung ninong at ninang ka. So anyhow, diyan po sa Batangas, si Mandanas, yung recently na lang na kinasal, no? Recently lang na kinasal bilang gobernador. Nung gobernador siya, kinasal sa parang 60 years old ang pagitan nila, eh, no? O 50 years old. Parang Guinness Book of Record, eh, no? Pero abogado din naman yung pinakasalan niya. Tingnan lang natin kung anong mangyayari sa kanila. Sige, ha? Kung tatagal ba ang buhay ni gobernador o hindi, o talaga bang tumatayo pa ba? Ano? Ay, nako, huwag niyo pong tumatayo pag gising, di ba? Yan. Okay, pagkatapos po niya, okay, last term na pala ni Mandanas, no? Si Mandanas, pwedeng tumakbo yan, babalik sa Congress yan. Ganyan naman yung mga yan, eh. No? Babalik sa Congress yan at siya ang tatakbo bilang congressman dyan sa isa sa mga distrito ng Batangas. Okay? Pagkatapos po nun, okay, sino po ang tatakbo? No? Siyempre, may vice governor po siya. Eh, no? Ang vice governor niya po ay si Mark Libiste. Si Mark Libiste po ay boyfriend po ni Chris Aquino. Si Chris Aquino po ay nasa US. So from time to time, pupunta siya from here to there, from here to US, etc. Siyempre, sinusuportahan niya ang kanyang jowa, ang kanyang better half, ang kanyang partner. Diba? O, ganun. Tapos ang mga anak niya yata ay nag-aaral din sa US, kumbaga. So, ganun po yun, no? Ito po ang dapat na mangyari dyan. O, okay? Ang napapabalita kasi, natatakbo si Mark Libiste bilang gobernador ng Batangas. Okay? Kaya lang, yun nga, no? Ngayon, si Vilma Santos ay 3 taon nang namamahinga sa politika, no? Housewife, mother, entertainer, artist, yun ang role niya, no? Pero dati po ay naging gobernador yan si Vilma Santos, no? Matagal na panahon, naging congresswoman din yan si Vilma Santos, no? Matagal na panahon, si Vilma Santos po ay pwede naman tumakbo bilang senador ng Pilipinas at tingin ko ay kaya naman niya at mananalo siya considering her experiences sa pagka-artista, sa local executives, as governor, as mayor pa po yan. Nag-mayor pa po pala ng Lipa City yan. Okay, nag-congress woman din po yan. So parang solid of 9 years yun, no? Ay hindi, no. No. 27 years. 9 years as Lipa mayor, 9 years as governor, no? 9 years as ano? 27 years po yan, no? Na 27 years po na solid na namumuno siya sa executive at saka sa legislative, no? Sa province at saka sa city hall, no? Kayang-kaya niya 'yan. Talagang as senator. Pero kung tatakbo bilang gobernador 'yan, sigurado namang panalo 'yan, no? Ayan ang tugon ng kanyang asawa na si Ralph Recto, no? Si Ralph Recto, no? Ngayon ay finance secretary. Eh, tingin ko naman, susuportahan yan ng BBM administration dahil nga naman ay ano yan, no? Siyempre, finance secretary ni Bongbong Marcos, eh. Sino pa ba susuportahan yan dyan sa Batangas? Okay, si Mark Libiste, for the past few years, ay sinusuportahan niya ang mga Duterte, no? Si Sara, kaibigan niya yan si Sara, eh, no? So, sa tingin natin, baka ito, kung tutuloy si Mark Libiste bilang gobernador,
tumakbo bilang gobernador, ay tingin natin ay siya ang susuportahan ni Sara Duterte. Okay? Now, ang problema dito, midterm pa, 2025 election po ito, no? Next year na po ito. Okay? Now, okay, pag yan, sinuporta ni Sara Duterte, ay talagang magkakaano na, no? Tapos biglang nanalo si Vilma Santos, ay nako, sa 2028, hindi susuporta ni Vilma Santos si Sara Duterte sa Batangas at sa buong Pilipinas. O, so, sa tingin natin, ay malaking factor si Vilma Santos sa pangangampanya ni Sara Duterte. Ngayon, may options naman po si Mark Leviste. May options din naman si Vilma Santos, pwedeng senador, pwedeng congresswoman, pwedeng mayor, no? O pwedeng gobernador, no? Baka last na yung gobernador para hindi naman mag-away sila ni Mark Leviste, dahil si Mark Leviste ay kasama niya for the past few years. Sinusuportahan siya ni Mark Leviste. Ngayon, ang tanong, sino po ang susuportahan ni Gobernador Mandanas, dahil sa tingin natin na ipangako na niya ito sa kay Mark Leviste, no? Kung naipangako na niya ay ang mga Batanggenyo ay pag sinabi na niya, hindi na niya binabawi. Ganyan ang sabi niya noong sa kampanya kay BBM. Sinabi ko na nasusuportahan ko si BBM, therefore hiwala nang bawian ito, no? Eh tandaan natin si Ralph Recto ang sinuportahan naman nung last election ay hindi naman si Bongbong Marcos kundi si Isko Moreno. Okay, yan pa, Isko Moreno, talagang pinakilala ni Ralph Recto si Isko Moreno sa Batangas. Ngunit natalo po sa Batangas yan si Isko Moreno kahit na sandalan niya pa si Vilma Santos at saka si Ralph Recto. Talo, no, loolats. Okay? Ang nanalo diyan ay si BBM, no, Bongbong Marcos diyan sa Batangas. Salamat sa iyo, Gobernador Mandanas. Okay, ngayon, kung ano naman, kung talagang magpapakumbaba si Mark Leviste since mas bata siya kay Vilma Santos, no? Ay sabihin niya, gobernador, ano na ako? Magre-re-elect na lang ako, vice governor, bigyan niyo na lang ako ng something. Mamasahi ko papuntang US. And then joke lang po 'yon. No? Ano naman, 'di ba? Oh, gobernador, ayun. Mag-ano siya, magre-re-elect siya, no? O pwede siyang magre-elect, pwede siyang tumakbong congressman, o kaya naman baka kung Tagalipayan mayor, pero hindi po Tagalipayan eh. Okay, something like that, no? Yung anak ni Vilma Santos at Ralph Recto yata ay talagang tatakbo din yata bilang konsehal o congressman diyan sa bandang Lipa City. Oh, ganoon, bago yan mag-mayor later on. Okay, ganun yung mga plano-plano ng mga politikong taga-Batanggenyo na matatapang atao. Okay, so yun po yun, ha. Eh ganun po talaga yon. So sa tingin niyo po ba, sino po ba ang karapat-dapat na tumakbo bilang gobernador ng Batangas, si Vilma Santos o si Mark Leviste na jowa ni Chris Aquino? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.